Showbiz fanatics, Mr. Jobert, Kuya Jobert Austria. Abay, may inilabas na pangyayari buli sa ating updates for today's video. Ay nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, matapos nating i-post kanina yung sinasabing what you see is what you get na mga videos netong si Mr. Alden Richards and Catherine Bernardo, ay nag-post din po, no, itong si una syempre si Mr. Joros Gamboa. They are really free to post lahat ng mga nangyari or lahat ng mga behind the scene or BTS dun po sa Calgary, at medyo marami-rami po silang ilalabas dahil po sa isang video na inilabas ngayon ni Mr. Kuya Jobert Austria. Eh meron po siyang sinabi doon, kung matatandaan po ninyo sa updates po natin. I'm here now and there is some storm. There is a storm. Teka lang, may question ako. Yes. Hindi ko pa rin ba nadadala? Ipupost mo to? For personal consumption ko to eh. Me and myself. Wala iba. In your admin? No. Okay. And no. Ewan ko lang kung pagalitan pa ako rin. Sige na yun. Sabagin na post na. Kaya ipost yan. Kaya ko ito ipost. Ewan mo pa ako. NBA. Kahit sinong magaling na marating sa inyo, walaan nyo to. Kung sino to. Sorry. Sa video po na inilabas si Kuya Jobert kasama si Joros Gamboa, maririnig natin dun sa background na parang ito yung nangyari bago po sila umuwi ng Pilipinas. Kasi parang direct Cathy Garcia Sampana give them time to spend, no, para pumamasyal sa Calgary, Canada pagkatapos silang ma-wrap up yung kanilang shooting. At maririnig dun sa background na parang may tumawa itong si Catherine at si Alden Richards na pilit na tinatago ni Kuya Jobert. Kasi according dito kay Joros, sinabi niya na kaya mo bang i-post yan? Sabi niya, malakas ba ang loob mo para i-post yan? So, if you're going to read between the lines, sinasabi dito, or tama talaga yung sinasabi natin na si Direk Cathy Garcia Sampana, parang pinagbabawalan sila mag-post ng mga pangyayari sa Calgary. Kasi nga, di ba, parang napag-uusapan dito, tapos, pero hindi alam ni Direk kasi parang isa rin ito sa nakakatulong para talagang magkaroon ng curiosity and excitement ang lahat ng mga fan nitong si Alden at si Catherine. Kaso nga lang yun, pinagbawal. Kaya yun po yung sinabi ni Joros na kaya mo bang i-post. And then may sinabi din doon si Kuya Jobert na sinabi niya na ewan ko na lang kung kayong mga kahit mga magagaling na Marites, mga sinasabi niya, diba? Kasi alam nila ang mga nangyayari sa Pilipinas na talagang kahit nasa Calgary, Canada sila, pinag-uusapan sila dito. Panoorin pa natin. Nadadala. Ipupost mo to? For personal consumption ko to eh. Me and myself. Wala iba. In your admin? No. Okay. And oh, diba? It only shows na marami pa silang ilalabas na mga videos. At yun yung mga kaabang-abang dito po kay Joros at kay Mr. Jobert, ano. At ito pa, ito naman yung boses na narinig natin dito po sa kanila pong marapit sa inyo. Walaan nyo to. Kung sino to. Sorry. No, narinig niyo po yung tawa, no, nung narinig natin yung tawa, confirm na kasama nga nila si Alden at si Miss Catherine. So, dahil dyan, ay kayo na pong humusga na pong inyong masasabi patungkol dito. And tayo po ngayon ay magbabasa at magre-react naman sa ilan sa mga komento ninyo. Unahin natin itong si Miss Dorothy Javier. Sabi niya, good day Miss Darids. Regarding dyan sa video mo, ngayon palagay ko po na mimiss talaga nila ang isa't isa after living together alone with almost 1 month during their shooting days in Canada. Ipinaubaya na ata ni Mami Min si Catherine kay Alden at nauna na siyang umuwi ng Pinas kasi may tiwala si Mami Min kay Alden para kay Catherine. Parang may something na talaga silang dalawa na sila lang ang nakakaalam. Bago po magpa-presko na rin si Alden kay Tito Boy o sa totoong relasyon nila ni Alden ay Catherine soon sa as promise ni Alden kay Tito Boy. Sana lang, God's willing, maraming salamat po Ma'am Darid sa pagbasa ng comment ko. God bless your channel po. Thank you po Ma'am si Dorothy Javier, no, for your positive comments. Alam mo, sarap magbasa ng comment section kasi puro positive lang. Talagang gusto ko sa kat din. Very positive. Huwag na tayong humalo dun sa mga toxicity ng ilang mga fandom. Ano. Dito na lang tayo sa positivity. Let's spread love and positivity sa lahat ng bagay. And yun din po yung expectation natin na pag dumating na po yung right timing, yung proper time, and in God's time, eh, matutupad na yung ipinangako ni Mr. Alden Richards with Mr. Boy Abunda that he's going to have a parang press con, no, to announce kung sino ba talaga ang yung
Baga parang naipanalo ba ni Mr. Alden Richards ang puso nitong si Miss Catherine. Sabi ni Mr. Renato Husayan, looking dito sa mga video clips mo, Miss Narheads, ito sa airport sila, sa Calgary, I remember it. Umorder silang dalawa ng coffee. Si Kat ang umorder, dinig ko yung order niya dahil sa kabilang table lang kami nakaupo, kasama si Joros. Yung order ni Kat, dalawa, hazelnut, caramel, macchiato, which is favorite ni Alden, sabi ni Joros sa video yan. Makikita mo si Alden nakatitig lang kay yung cashier naman, nakatitig kay Alden, tawanan kami nila ni Joros dahil ang attention ng cashier kay Alden, I think she recognized Alden. Ayun. So, talagang si Miss Catherine pa mismo, no? Ang, ang nag-order, no? Ng kanya pong drinks para kay Alden Richards. At alam din ni Miss Catherine, di ba? Kung matatandaan niya, meron isang parang promotion nila dati sa HLG or Hello Love Goodbye na alam ni Miss Catherine kung ano ang favorite ice cream flavor nitong si Mr. Alden Richards. So, that's very sweet. And sabi ni Ma'am si Virgie, hi Ma'am Dars, oo nga, sad day yesterday is for the Lord, pero ang daming ayuda ng Kat din eh. Diyos miyo, kakilig, parang gusto ko rin umuwi sa November para manood ng HLA. Tiyak na beautiful movie yan eh, sa mga clue na lang si Sir Jobert, kaso hindi ako papayagan ng amo ko, Ma'am Dars, walang mag-aasikaso sa mga alaga ko eh, at isa sa mga schooling dito, hindi kasi allowed ang Asian cinema dito sa Macau, never mind, basta. Ayan, siguro po sa mga kababayan natin na parang they are not, parang wala silang ways to watch that film sa movie dito sa mga sinihan, is antayin po ninyo, paniguradin ilalabas sa Netflix, kaso nga lang medyo matatagalan po yan, no? Kaya naman sana lang, no, pabigyan kayo ng chance. Sabi niya, marami silang ayuda sa Kat din, pinopromote ang movie nila, sana mag-guess sila sa unang hirit, Cinema News, at sana gawin nila ulit yung Tiki Man Time. Anyway, God bless Ma'am Dars, huwag ka magsasawa as update ng Kat din. Thank you, Ma'am. Ayan, hanggat nandyan po ang Kat din, at hanggat nandyan po kayo, will never, ever stop giving you an update with regards to Catherine Bernardo and Alden Richards, hanggang sa, no, makita na talaga natin yung liwanag ng buhay. Kasi yun naman talaga yung gusto natin na talagang makita sila na sila na yung endgame. At makuha na nila yung tinatawag na happily ever after. Marami na naman magagalit sa atin. So anyways, sabi pa ni Ma'am Shi Danielle Caldea, tama ka Miss Dar, tumulo rin luha ko ng masdan ko sa kanilang pagpapaalam at mahigpit na yakapan. Talagang mahal na mahal nilang isa't isa. Di bong, oh. Sabi naman ni Ma'am Shi Perla Takahena, naku Miss Dar Eds, naglundagan lahat ang aking laman loob sa excitement. Di ko kasi... Ano to, as ang ganda pala ng boses ni Kaka. Yes po, singer, actually comedian singer po si Kaka. Ang tawag sa kanya is Dental Diva. Maganda talaga boses niya. And isa sa mga nag-trend nga yung kanyang kinanta yung Maybe This Time, sa kasagsagan naman na kung saan itong Alden at Catherine ay talagang very swak sa kanila yung kinanta, no? Maybe This Time, baka nga This Time. Sabi ni Nora T. Soe, love this pair, they both deserve to be happy. Kilig syempre, and can't wait, and can't you feel the love with this video? These two are both simple but beautiful inside and out. Cut then love. Last time which HLG, they have screening here in Australia. Praying there will be once again all around Australia in November, especially here in, ano to? Cairns, Queensland, Australia. I wish na sana nga, no, at mas marami pa pong mga lugar, no, sa ibang bansa, lalo-lalo na kung saan naroroon yung mga kababayan nating Pilipino or mga Pinoy, na sana mabigyan ng chance na mapanood dito sa buong mundo, no, sa ang parte man ng mundo kung saan pwede po yung, kung saan meron mga Pinoy. Kasi parang ito po ay, ano, umiikot talaga storya ng mga OFW, not only for the love team, eh, hindi lang to para patungkol kay Ethan at kay Joy, but also, it composed dun po sa mga ang heroes natin katulad ng mga OFW na katulad po ninyo. Thank you so much. And sabi ni Arjimed, it shows that they want it rebuild but need another chance to look for the best and right time to do it. Sabi nga ng iba, there's no need to confirm anything. Action speaks louder than words. Praying for this lovely couple, cut them forever. Trilogen. Totoo po yan. Hindi po nila kailangan na ipangalanda kami pagsigawan. Katulad ng sinabi ni Alden Richards sa interview niya. Yung mga ganyang bagay, mga personal na bagay, hindi na kailangan pang sa publiko pa or i-post pa sa social media. Basta lagi lang sinasagot ni Alden, what you see is what you get. So, katulad po ng Kim Pao. I-example na lang natin ang Kim Pao. Ang Kim Pao po, ang dami nang nagaganap sa buhay nila, magaganda. Pero never po silang umaamin sa public because once na umamin sila sa publiko, that's the time na pilit silang sisirain. Sabi ni Johnny Lynn,
Sulamin. Grabe ang higpit ng yakap ni Tesoy kay Kat. At si Kat naman ay may pahimas-himas pa sa likod ni Tesoy. Parang pinapatahan ng batang umiiyak. Talagang namimiss nilang isa't isa. Alam mo kapag po inuulit-ulit kayo mga videos na to, grabe yung dating sa akin. Grabe. Katulad ng mga nararamdaman ninyo ngayon. Sabi ni Ma'am si Gloria, parang ayaw na nilang maghiwalay. Tiyak ito na umpisa na ng mga dilulo sa pagwasak ng dalawa. Hindi sila titigil, kaya sana igit silang maging matibay at matatag. Kung noong nasa Canada, medyo tahimik, ngayon umuwi sila ng ang dami na namang maninira kay Kat din fans. Umanda sa mga toxic, basta tayo masaya. True. Alam niyo po ba na meron pong nag-comment at meron pong nag-PM sa akin? Sabi niya, ngayon daw na parang ang daming mga paayuda ng Kat din. Aba, sinasabayan daw ng ibang mga fandom. Yung isang toxic na fandom ay sinasabayan. At sabi ko sa kanila, ano lang nila yung strategy lang nila para ma-divert yung attention ng ilang mga tao doon. Pero still, popular pa rin talaga ang Kat din eh. Sabi naman po ni Miss Cynthia Valenzuela, all Kat din, we are same feelings, sarap sa puso, genuine talaga sila sa isa't isa. We pray for the success of the movie, HLA. More love, Alden and Kat, dami nagmamahal sa inyo. Nakakayak ako sa Kat din, Miss Darrets, happy for you them. Ayan, sabi ni Ma'am si Norma, yes Miss Darrets, di ko rin maunawaan ang nararamdaman ko nang mapanood ko ang video na yan. Deep inside me, I'm so happy for them. God bless Kat din. Pare-pares tayo nang nararamdaman. Goosebumps din ako dito, grabe. Tumas talaga yung mga balahibo ko sa napanood ko. Hindi na kailangan ng editing. Hindi kailangan na parang pagtabihin sila sa mga photos and videos dahil natural na natural. Sabi ni Justy Ann, what you see is what you get talaga, Miss Darrets. And we get it. We really get it. Ayan. Ganito ka intense, no, yung kanya mga komento. Alam nyo, kahit gustong-gusto kong basahin lahat ng mga comments ninyo, mga positive comments ninyo sa comment section, kaso masyado nang haba yung video natin, kaya naman namimili lang tayo. Yung mga hindi masyado nating nakikita, di ba, yung talagang binabasa natin, to recognize them and to thank them for unceasing support for Kat din. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!